Papi Chai. Ayan. Doon sila. Hello! Dali, kato tubig. Kato water, toy. Hello, mama! Ate! Mama! Sira-sira. Ayan, yung binibigyan natin sa kanya. Ayan naman mga tubig, oh. Come on! Drink water! Dali na, lapit na! Inom na! Uhaw! Uhaw! Yung paglipat natin dito sa kanila ay nilagay sila sa sako. Isang sako lang, guys, kasi maliliit lang naman yan sila. Dali! Sunod na! Kibot-kibot ka pa da. Dali! Wow! Cute! Cute! Sige na, kaon na, kaon na! Kaon! Hello, girl! Kain na! Cute, cute! Yan lang natira natin, guys, sa ating mga alaga. Yan ang leader. Ginagawa niya ako. Pag binigyan mo ng pagkain, siya yung mag-una-una. Daputin niya, tapos dadalhin niya sa mga kasama niya, sa mga kapatid niya. Kakainin yung mga kapatid niya. Cute, cute. Kakatawa. Nakakatawa at nakakatuwa silang tingnan, guys. Sabi ni sister, ganito daw sila kaliliit, pero pag nakawala dito, naku, ewan ko kung saan mo kaya ito hahanapin. Ayan, kumakain sila, pechay. Ayan, kainin nyo. Sige, marami tayong pechay. Magpakasawa kayo dyan. Marami tayong tanim. Marami tayo dito ng saging. Kamuting kahoy. Ayan, magpakabusog kayo, ha? Ayan, si Nonoy, si Boy Boy. Ano na si Tami sa taas. Naghagba sila dyan sa may baba, guys. Ayan, kung makita ninyo dyan, oh. Ayan, yung mga pinaghagbasa nila para na yan. Preparasyon yan para sa maisan. Ayan. Nandito tayo sa bandang itaas ng bukid natin, guys. Makikita ninyo, andyan yung mga puno ng saging natin. Ayan, yung mga saging natin, mayroong mga bunga. Asan yung bunga dyan? Hindi ko makita. Ayan, bunga. Ayan, yung bunga ng saging natin. Meron pa doon sa kabila. Punta tayo sa bandang ibaba. Medyo pa-sliding kasi yung, ano, yung bukid. Nag-harvest na pala dito ng, ano guys, mais dito sa tagiliran natin. Maraming damo-damo na ng tubo dito. Ayan, kung makita ninyo, ayan yung mga sako. Ayan. Ayan. Nag-harvest sila. Ayan, nandyan pa yung mga mais. Mais yung nasa loob ng mga puting sako na yan, guys. Pagkatapos sila mag-harvest, nilagay siguro agad nila sa sako. So, ayan, yung doon banda sa kabila, ayan, makikita ninyo guys, yun sila yung mga huli talaga na nag-harvest dito sa atin ng mga mais. Ayan sila. Kasi nung nagpanggas sila, huli din yan sila nagpanggas, guys. Nung nakaraan, kaya sa harvestan, huli din sila. And then dito sa gitna ng ating bukid, meron tayong mga puno ng sabana saging, meron tayong tundal. Ayan. Ayan na. Ayan. Kung makikita ninyo. Malalaki. Magdadagdag pa tayo dito ng mga puno ng saging na itatanim natin. Pero
hintayin muna natin yung ulan kasi ang hirap magtanim ngayon. Kung ngayon tayo magtatanim ng mga saging dahil nga walang ulan, summer ngayon. Yan yung isang puno natin, no? Ayan pa. Tundal yan, guys. Ayan. Ayan yung puno ng saging, guys. Ayan, paakyat sa taas. Yan ay mga saging na yan dyan. Dyan yung, ito yung mga saging natin pala na dito sa mga boundaries. Ayan. Merong isang puno ng saging. May bunga siya, guys. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan, may bunga siya. Pero dyan sa looban ng sagingan, maraming mga puno dyan at maraming mga bunga rin. Pero hindi na tayo aakyat dyan sa loob kasi maraming damo. So, hindi ayoko umakyat dyan. Ang muna dito lang tayo, guys, sa may bandang ano, labasan. Pinipicture ko lang yung kung saan yung boundaries natin dito. Ayan sa makita niyo yung mga saging na yan. Yung mga bagong tanim. Yan. May kanal yan dyan, guys. Yung dinadaloy ng tubig na galing doon mismo sa bandang itaas ng mga sagingan natin. Dyan sa looban, dyan sa boundary. Mayroong kanal dyan. Sa kanan dyan yung ating tawag nito, balon, yung kinukuhaan natin ng tubig dyan bandang ibaba. So yung kanal, pag puno yung balon natin doon sa taas, umaapaw yung tubig, dumadaan yung tubig dyan sa may kanal papunta doon sa bandang ibaba. So dito sa bandang ibaba, ayan, yan siya, yan, yan. Yung puno ng kahoy na ito, guys, na inaano ko, yan, nandito yung may isang balon tayo dyan, guys, sa ibandang ibaba. Merong source ng tubig dyan kasi yung tubig malinis talaga. Kasi maliit lang yung balon natin dyan, pero nasa ibaba talaga yung tubig. Merong bato dyan, saka yung tubig na napatak ang tubig dyan. Malinis na malinis, guys. So yung balon natin dito, dalawa. Isa sa taas, isa dito sa baba. So ito yung pitsaya natin na dito sa yung second batch na pitsaya natin, guys. Diyan dito siya, magkatabi rin siya. Yo. Ayan, kung makikita ninyo, ito yung tanglad, meron tayong tanglad dito, guys. Ayan oh. Ito yung tinanim ko na last year na mga tanglad, ayan. Kung makikita ninyo, ayan yung coconut. Ayan. At saka ayan yung bandang malinis na yan, guys. Ayan yung mga pinaghagbasa ng mga pamangkin ko, whole day sila. Today na nagtrabaho, from morning, afternoon, nagtrabaho sila. Kasi pinalinis na yan natin sa kanila para preparasyon na yan. Pagdating ng ulan, magpapanggas tayo dyan ng mais, guys. So, dito tayo sa bandang ibaba. Ayan yung drum natin. So, ayan lang siya, guys. Ayan. Kasi kakaumpisa pala nila isang araw, medyo madamo talaga, matataas na yung mga damo. So ayan, yung paghagbas na paglilinis nila from down, going up, papunta yan doon sa taas. Ayan. Pero itong mga pitsaya natin, guys, itong dito sa atin talaga to, hindi to natin nirerentahan, sa atin talaga to. So, bali yung nirentahan lang natin yung iyan. Iyan lang yung nirerentahan natin. Si Chuchu, andyan sa baba kumakain ng niyog. Nagkuha pala sila ng niyog. Acho, okay ka lang dyan. Umakyat pala sila tami ng niyog. Ayan, yung kinuha nila, ano lang, sabaw ng niyog, iniwan yung laman. Kaya si Chuchu na kumain dyan. Daming bunga ng niyog, guys, oh. Yan. Pero marami pa tayong binhi ng niyog na itatanim, guys. Hinihintay lang natin yung ulan. Marami tayong mga niyog, binhi na niyog na itatanim. Pag dumating yung ulan, meron tayong binhi ng niyog na 3 years lang siya. Magbubunga na. And then, pag nagbunga siya, marami talaga. Pung-pung-pung-pung talaga siya sa pag nagbubunga siya. And then, may isa rin tayong variety ng niyog na
maliit lang din siya, maliliit yung bunga, pero pag nagbunga siya, ang dami talaga. Meron tayong binhi niyan, guys, at dito natin itatanim, magtatanim tayo dito sa bukid para marami tayong mga niyog na maitatanim dito sa bukid. At the same time, pag marami na sila, pwede tayong magkuha ng ano, guys, sa niyog, ang tawag dito, yung tuba. Iinom tayo ng tuba. sino nakakakilala ng tuba? Yung tuba ng niyog, masarap yun, guys. Yung ano ng niyog, pag ano na, medyo matagal na yung tuba, umabot ng 3 araw, magiging ano na siya, magiging tawag nito, magiging suka. Magiging suka na siya. Yun. So, ito pa yung mga binhi natin ng mga niyog. Ayan. Marami tayo doon sa bahay. Saka dito, marami-rami na rin. So, ito yung mga niyog. Hinihintay ko lang, guys, na maitanim ito sila kasi ipaparegister natin ito sa PCIC, yung sa Philippine Coconut, para maano tayo, mapamember tayo sa coconut planters.